Malamang kaibigan, nakagamit ka na ng Gomo SIM, ano? Yeah, naging malaking tulong sa atin yung Gomo SIM noong araw. Dahil noong araw, 499 lang, meron ka ng 1 month unlimited data. Subalit ngayon, tumaas na yung presyo ng unlimited data ng Gomo. From 499 to 699 na masakit na sa bulsa. Kaya ngayong araw, nag-decide ako na bumili ako ng Rocket SIM na nagkakahalaga ng 200 pesos. Teka, bakit kailangan ng Rocket SIM? Sa Rocket SIM kasi may mga available na promos na hindi available dun sa mga regular 5G SIM lang. Ipapakita ko muna pala sa inyo yung speed test ko ng PowerAll 99. Yung may TikTok, ayan yung speed test niya. So nakakonect ito sa modem ko or sa wifi. At masasabi ko kung ikukumpara natin to sa speed ng Gomo na 3 to 5 Mbps, napakalaki ng lamang ng smart. No, smart yun. Smart lang. Regular SIM lang ng smart ito. Na mayroong PowerAll 99, yung mayroong TikTok. Bilang karagdagan dito sa aking gagawing test, mag-avail ako nung worth 2,000 pesos. What? For 3 months na unlimited data nitong Smart Bro Rocket SIM. Makikita mo naman dyan sa screen natin mga kaibigan. Under siya ng Others tab at nandyan yung Unli Data 199. Ulitin ko, 3 months po yan or 90 days. Ganun katagal. So ibig sabihin parang gagastos lang tayo ng 700 pesos per month. Teka, paano yung payment? Ang payment, pwedeng through GCash. Nandyan naman sa screen natin kung paano natin siya binayaran. So, nag-select muna ako ng payment method, which is GCash. At nakalink naman tayo sa GCash. At ang i-click lang naman natin dun is the OTP or yung one-time password. At as long na may ma-achieve mo or mapindot mo yung one-time password, eh, magkukontinue na yung payment. As long as may laman yung GCash mo, syempre. At once na may lagay mo na yung OTP, hahanapan ka rin yan ng MPIN. So alam nyo naman yung MPIN nyo. Then, pwede nyo nang i-proceed yung payment na 1999. Good for 90 days or 3 months na tong load na to. So, papakita ko sa inyo kung gaano kabilis yung Unli Data 199. So sabi dito, you subscribe to Unli Data 1999. Yun, good for 3 months. Ganun, kalutong to mga brother. 3 months na, 2,000 lang babayaran mo. Plus, yung portability or yung mobility ng wifi or yung data mo, pwede mong dalhin kahit saan. Especially sa mga 5G areas, mas maganda yun, di ba? And mga kaibigan, FYI, nasa probinsya ako ngayon, nasa Zambales ako. So, ibig sabihin, mas mabagal yung data ko dapat, di ba? So, papakita ko muna sa inyo yung speed test ng connection natin na unlimited 1999 through modem. Yung modem ko ay nakakonect sa external antenna at gumagamit ako nung Globe ZLT SG10. Pero kung hindi ko matandaan ng tama, ipapakita ko na lang sa inyo yung itsura ng modem ko na merong open band locking or naka-open line na siya. So ito nga pala yung speed test ko na connected sa wifi. So makikita nyo naman nasa 20 plus Mbps siya. Kung ikukumpara mo sa Gomo, napakabilis nung Smart Bro Rocket SIM. And imagine, unlimited to mga kaibigan. Magsawa ka kung anong ida-download mo at kung anong papanoorin mo. Ganun kaganda yung Smart Bro Rocket SIM na merong unlimited data 1999. Ito nga pala yung ginagamit kong wifi, yung ZLT S10 4G na mayroong band locking. Ibig sabihin, pwede nating palit-palitan yung network na pwede nating pagkunikan kapag mayroon tayong band locking. Open line kasi yung ZLT S10 4G na yun. Dito sa parte naman ng video na to mga kaibigan, nilagay ko na dito yung 5G SIM ko or yung Smart Bro Rocket SIM para matesting natin sa 5G devices. So 5G kasi itong cellphone ko, kaya makikita natin kung gaano ba kabilis yung 5G network gamit yung Smart Bro Rocket SIM. Pero base sa video, mapapansin nyo na mabagal yung 5G network dito sa aking lugar. Ulitin ko, nasa probinsya ako ngayon, nasa Zambales, kaya alam kong mas mabagal yung 5G network. Pero meron siyang 5G, kaya lang mapapansin nyo, nasa 1 Mbps lang siya. At masasabi kong mas mabilis talaga yung 4G network dito
Nakita nyo naman, 20 Mbps, ba? Diba? Pero ngayon, nasa 5G network tayo, 1 Mbps lang yung binibigay sa atin ng SmartPro Rocket SIM. Pero, ang pinakamaganda dito, kahit 4G lang yung network natin, nasa 20 Mbps, lamang pa rin siya at mas makakatipid tayo kapag yung SmartPro Rocket SIM ang niloloadan natin. Instead of GOMO, ba? Diba? So, yun na muna yung aking honest review pagdating dito sa comparison between GOMO and SmartPro Rocket SIM. At kung sulit ba yung 2,000 unlimited data ng SmartPro Rocket SIM. For 3 months to, 90 days mga kaibigan. Ganun katagal natin mapapakinabangan yung unlimited data. Portable to, pwede natin ilagay sa 5G devices, pwede ilagay natin sa mga modem. Kayong bahala, marami kayong pwedeng paggagamitan ng unlimited data 199. So dito sa mga sumunod na video, nagkakandak na lang ako ng mga random network test. Tinitingnan ko kung bibilis ba siya, lalabas ako ng bahay kung bumibilis. Pero still ganun pa rin, nasa around 1 to 2 Mbps kapag dating sa 5G network siya. Pero ang marerecommend ko, gumamit na lang kayo ng modem or wifi na may external antenna na kung saan makakapag-download kayo or makakapag-upload kayo ng mas mabilis. So yun mga kaibigan, sana meron kayong natutunan ngayong araw dito sa ating ginawang test about GOMO and SmartPro Rocket SIM. Yung comparison natin kung ano ba yung mas mainam or mas maganda ang gagamitin natin sa mga susunod na panahon. Instead of gumagastos tayo ng mahal, di ba? Kailangan nating maghanap ng ibang alternative. At saka kung nakatulong sa inyo itong video na to, natuwa kayo dito, please do like, share, and subscribe na lang kayo dito sa channel natin. And see you sa mga susunod nating experiment or video tungkol sa mga technology and all. Yun na muna. Goodbye. Ingat po tayong lahat. Thank you.